7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. A few moments later. Sa bawat estado ng ating buhay, mahalaga sa atin ang salitang barya. Dahil sa barya, nabuo ang 20, 50, 100, 200, 500 at 1,000. Kaya lahat tayo nagsusumikap magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan natin sa buhay. Sa tuwing ako'y uwi sa amin sa Mindanao, madalas ito agad ang bubungad sa akin sa may pantalan ng nasipit. Sila ang mga batang badyaw kong tawagin. Nag-aabang sa pag-akyat namin ng mga kapwa ko pasahero sa barko. Pagkabungad mo mismo sa gilid ng barko, sila agad ang iyong makikita na nanghihingi ng barya sa aming mga pasahero. Ang iba pa sa kanila halos nang magmakaawa sa amin para lang mahagisa ng barya. Pahingi po ng barya, yan ang madalas nilang sinasabi. Habang ikaw ay nakatingin sa kanila, hindi mo alam kung hahagisan mo ba sila o hindi. Dahil sa pag-aalinlangan mong, baka may mangyaring masama sa kanila sa ilalim habang sumisisid para makuha ang barya. Maaring buhay din nila ang nakasalalay. At kung hindi mo din naman sila hahagisa ng barya, nangingibabaw naman ngayon sa atin ang salitang awa. Dahil ganyan tayo mga Pilipino, lubos na matulungin sa kapwa. Lalong-lalo na sa mas higit na nangangailangan. Pero para sa akin, mas iniisip ko pa rin ang kaligtasan nila. Kaya kahit may kirot sa puso ko at hindi paghagis ng barya, at least nakakasiguro naman akong mas ligtas sila. Kasi hindi na nila kailangang sumisid sa ilalim ng dagat. Ika nga, nasa huli lagi ang pagsisisi. Kaya mas minabuti ko na lang inuna ang kaligtasan nila. Dahil kung sila din mismo sa sarili nila nag-iisip nang mas ligtas at maayos na trabaho, makakahanap talaga sila kung gugustuhin talaga nila. Lahat naman tayo nagtatrabaho kahit malayo sa pamilya. Ganyan talaga ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Magtrabaho para mabuhay. Mga 5% lang yata o pinanganak na may golden spoon kung tawagin o may marangyang buhay. At 95% naman sa mga kapwa Pilipino natin ang kailangang magtrabaho para mamuhay ng maayos. Pero alam din naman natin na kahit ganyan, iba-iba pa din ang estado ng buhay. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, kung magtatrabaho tayo, kahit saang posisyon man yan, trabahante lang talaga tayo habang buhay. Kaya kahit ganun pa man, laban lang tayo. Maliban na lang siguro kung ikaw ay isa ng malaking investor o isa ka ng negosyante na nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo, masasabi nating isa ka ng successful sa buhay basta't mananatili ka pa rin mabuting tao sa mga kapwa mo. Kaya kahit masakit malayo sa mga kanya-kanya nating pamilya, kailangan tiisin at labanan para makahanap ng maayos na trabaho at maibigay ang maayos na pamumuhay sa pamilya. Pero bakit hanggang ngayon nananatili pa rin tayong kapo sa buhay? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Malaki o maliit man ang kinikita natin sa buwan-buwan nating sahod, nasa sa atin pa rin kung paano natin i-handle ang pirang pinaghirapan natin. Kung tayo man ay nasa madilim na pamumuhay, huwag lang tayong hihinto sa pagtatrabaho at magpatuloy lang sa buhay at sa mga mabuting gawain at sabayan na rin natin ng dasal sa itaas. Tiyak na may naghihintay na liwanag sa unahan. Basta laban lang tayo ng laban sa mga hamon ng buhay. Iisipin na lang natin palagi na mas masarap pa rin mamuhay ng maayos na wala tayong inaapakang tao.